Pisma class, sa ating mga kapatid na walang tigil, walang pagkapagod sa pagsiwal at sa katotohanan sa buong mundo. Sa daily reflection ninyo sa Ebanghelyo patuloy, kahit isa lang ang makikinig, maganda na yan. Dahil sabi ni Kristo, sa pamamagitan ni Apostol Pablo, bahagi ninyo yung natutunan ninyo. At sa pagbahagi ninyo sa natutunan ninyo, mailigtas nyo yung sarili ninyo, pati na ang inyong nakikinig. So, maganda yan. 1 Timothy chapter 4, verse 16. So, patuloy kayo. Be inspired with the Holy Spirit and receive always the grace of God. Because the grace of God can empower us. Amen. Hi, Ti Maria. Tatak safety with a humble heart. Bungad na panalangin sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw, matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, Kapitulo 14, versikulo 6 hanggang 14. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Tomas, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe, diyata't hindi mo pa ako
nakikilala? Ang nakakakita sa akin ay nakakakita na sa Ama. Bakit mo sinabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Ama na suma sa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin, ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So, isang mapagpalang Biyernes po sa ating lahat, mga kapatid. Una-una po sa lahat, ako po'y nagpapasalamat sa ating poong may kapal sa pagkakataong ito na ipinagkaloob niyo po sa atin upang tayo po ay makapagbahagi ng kanyang mabuting balita. At ako po'y nagpapasalamat sa lahat nating na mga taga-subaybay, sa lahat na mga sumusuporta sa ating munting channel na ito, sa ating munting gawain, sa lahat ng ating mga subscribers, sa mga bago nating subscribers, marami pong salamat sa inyo. So, sa araw na ito ay we will reflect on the gospel of St. John, no? So, mga kapatid, sana naway ang araw natin ngayon, this is First Friday, sa mga may devotion sa Sacred Heart at sa mahal na pong Jesus Nazareno, sana ay nagawa po natin ang ating pag-devotion o yung ating pag-novena. So, without much ado, mga kapatid, ibibigay ko po sa inyo si Ismarex sa pagdala sa atin ng words of our Holy Father, Pope Francis. Ito po, pakinggan po natin siya. Thank you so much, Pres Mayor. Guapito times to compadre. At thank you rin po sa inyo sa lahat na patuloy na nakikinig at natusubaybay sa ating munting programa dito sa Facebook at sa YouTube. Sa ating humble na home dito, yung ating Pespa Plus. Mapagpalang araw po sa lahat. At sa araw na ito, tayo po'y magninilay sa Gospel ni St. John chapter 14, verse 6 to 14. Na-classify po ito ng ating mga bishop po dito sa Amerika na under sa Last Supper discourses. So basahin po natin ang words of the Holy Father. The teaching of the gospel is clear. We need to pray always, even when everything seems in vain, when God appears to be deaf and mute, and it seems we are wasting time. Even if heaven is overshadowed, the Christian does not stop praying. A Christian's prayer keeps stride with his or her faith. And many days of our life, faith seems to be an illusion, a barren struggle. There are moments of darkness in our life, and in those moments, faith seems to be an illusion. But the practice of prayer means accepting this struggle too. Father, I pray and do not feel anything. I feel like my heart is dry, that my heart is arid. But we have to continue with this struggle in tough moments.
the moments in which we feel nothing. When saints experience the night of faith, that God's silence, when we knock and the door and God does not respond. And these saints were persevering. During these nights of faith, those who pray are never alone. Ito po ay ang binasa niya sa kanyang general audience noong 11th of November in the year of our Lord, 2020. Yan po ang pagninilay ng ating Santo Papa at ibabalik ko na po ang mic sa ating anchor kay Pes Mayor. Back to you, Pes Mayor. Maraming salamat, Pismarex, ang aking kompadre na pangalawa sa kaupuhan sa akin. So maraming pong salamat sa pagdala mo ng words of our Holy Father. Sa pagkakatong ito, ibabalik ko po sa inyo si Pismarex, ang aking utod na pangalawa sa kaupuhan sa akin from Chicagoland sa kanyang refleksyon. Ito po, pakinggan po natin siya. Thank you so much, Pes Mayor. At sa pagkakataon na ito, ako po yung magbibigay ng aking konting reflection sa ating gospel ngayon sa kay na kinuha natin sa kay St. John chapter 14 verses 6 to 14. At may bibigyan din lang ako dito. Di ba sinabi niya dito ng ating mahal na Panginoon, do you not believe that I am in the Father and the Father is in me? The words that I speak to you, I do not speak on my own. The Father who dwells in me is doing his works. Believe me that I am in the Father and the Father is in me. At makikita natin na ang emphasis nga dito ng ating Santo Papa ay sa pagdarasal, di ba? No, bakit niya isinis na sinasabi ito? Sa akin naman, ang pagkakaintindi ko na the Father is in me, I am in the Father and the Father is in me, ito ay expression na may marami pa. There is more than we could just observe, di ba? Kung ano nakikita natin sa kanya ngayon, sobra pa dyan. Kasi nga siya nga anak ng Diyos, di ba? Siya anak ng tao. Yan ang makikita natin, ang physical form niya. And more than that, di ba? My Father is in me. So, kasi nga nahihirapan nga sila. Di ba sinabi na itong diskurso na ito is the Last Supper Discourses? Kasi nga piniprepare na sila nito. Noong time na iyon, nahihirapan din silang, di ba, i-wrap around, intindihin ang lahat na ito. So, dahan-dahan niyang nire-reveal ang kanyang sarili sa kanyang mga disipulo. Sinabi nga ni Pesma Giovanna de Pesma Romel na hanggang ngayon, ang mga Hudyo ay kung ano ang problema, tatawag sila sa kanilang Mesiyas. Kasi nga ang pagkakaintindi na ng kanilang Mesiyas mula pa noon ng panahon ng ating Panginoon, na ito ay magsisave sa kanila sa kanilang kahirapan ngayon, sa giyera, sa mga makamundong bagay. Yun yung kanilang nakikita na role ng Mesiyas. At ang ating Panginoon na hindi niya na fulfill ang role na yan based sa kanila, kaya ayaw nilang paniwalaan. Hindi nila pinaniniwalaan na siya nga ang Mesiyas. So kaya sinabi niya na kung ano yung nakikita niyo ngayon, kung anong nalalaman niyo tungkol sa akin, I had more than that. Diba? Kung anong dito sa lupa, I have more than that. Kasi nga, nasa akin ang Ama. At ang lahat na sinasabi ko ay nanggaling sa Kanya. So yan ang isang bagay na binibigyan niya ng emphasis na kung ano man ang sinasabi niya na hindi naintindihan, kailangan lang natin ang faith. Yan ang trust. Diba? Sinabi ng aming Cora Paroko noon na yung faith at yung trust equivalent yun. Equal and equivalent. Parang magkapareho na silang dalawa. So when you say trust and you say faith. So sinabi ng ating Santo Papa na darating ang panahon na parang walang nakikinig sa ating panalangin. Darating ang i-challenge tayo, di ba? I-challenge tayo ng ating kaaway. Sasabihin sa atin na dasal ka ng dasal, wala namang nangyayari.
Yan ang sinasabi ng ating Santo Papa na yung ating mga santos, mga saints natin, ay dumaan din dyan, di ba? Si Mother Teresa of Calcutta, si Saint John of the Cross. Si Saint John of the Cross talaga, marami siyang sinabi din tungkol sa dark night of the soul. Yan ang sinasabi niya. Kay Mother Teresa naman, yung dark night of the soul, sinasabi niya, tinawag niya na, or in general, tinatawag natin na spiritual dryness. Diba? Pero sabi ng ating Santo Papa, just keep on praying, persistence, patience, talagang huwag tumigil. Kasi pag tumigil ka, just by stopping ng pagdarasal mo, hindi ka lang maghihinto ng pagdarasal mo. Ang mangyayari is, bibigyan mo pa ng dahilan kung bakit ka naghinto. Hindi ka na nagro-rosary. Hindi na nagro-rosary araw-araw. Bakit? Marami ka na magiging dahilan. At hindi lang ang paghihinto mo ng rosary na magpagdarasal na malalayo tayo sa ating Panginoon, sa ating mahal na ina, sa ating mga santo, kundi yung pinifil natin yung time na iyon ng ibang bagay. At ang mga bagay na iyon ay hindi naman lahat kasing importante ng ating prayer. So yan ang ibig sabihin ng ating Santo Papa. Persistent. Even if heaven is overshadowed, the Christian does not stop praying. The Christian's prayer keeps stride with his or her faith. So ang ating panalangin at ang ating faith, pananampalataya, ay dapat magkasama. Dahil ang ating faith, trust sa Kanya, nang sinabi niya na, "Believe that I am in the Father and the Father is in me." Hindi lang ang nakikita mo, ang nahihipo mo, ang smell mo, naaamoy mo, at na-taste mo, ang magdi-determine sa Kanya, kundi more than that, ang Kanyang pagka-Diyos. So huwag pong tumigil, at ang ating pesma po ay meron tayong rosary dito. Matindi po ang ating mga rosary, mga prayer warriors natin. At keeps on updating, like kung Wednesday po ang ating litany ay sa ating perpetual help, at ngayon po ay nagdarasal din tayo para sa Flores de Mayo. So you are all invited sa prayers natin dito. Kung gusto nyo, sabihin nyo lang at bibigyan kayo ng Zoom link para po sa ating live. At meron naman tayo mga videos ng prayers, ng novena na available anytime. At syempre, ang pagdinilay. Yan po ang meat ng ating, yan po ang dahilan kung bakit nabuo ang pesma. So hanggang sa muli po, ito si Rex. At anong sinasabi sa atin? Faith, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So ang ating dasal po is, may God bless and keep us through Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. So maraming salamat, Pisma Rex, ang pangalawa sa kagwapuhan sa akin from Chicagoland, sa iyong reflection. So marami pong salamat. Ako'y magbibigay rin ng aking munting reflection sa ating gospel sa araw na ito ng first Friday of the month, May 3, 2024. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. I am the way, the truth, and the life. So mga kapatid, sa buhay natin ngayon, ano bang klaseng daan
ang tinatahak natin? Are we in the right path? Sometimes, sa ating buhay, we are trucking. We are passing sa mga way na para sa atin ay madali, no? Yung mga sino-shortcut, ayaw natin yung paliko-liko, yung rugged na daan, ayaw natin dumaan doon. But din, alalahanin natin that sa ating paglalakbay dito sa mundo, mararanasan natin yung mga rugged roads, no? Yung mga liko-likong daan bago tayo natin marating ang tuwid na daan. So, sino lang ba ang daan na or ano lang ba ang klaseng daan na masasabi natin makadala sa ating patutunguhan? Of course, ang sabi ng ating Panginoon, I am the way. Ako ang daan. So, sa buhay natin ngayon, anong daan ang tinatahak natin? And then, katotohanan, truth. Ano bang katotohanan meron tayo sa ating sarili? Ano bang truth meron tayo? Are we in the truth? When we speak? When we act? No? Sometimes, maka-encounter tayo ng mga bagay na yung katotohanan dahil sa takot ay hindi natin magawang ilabas. Diba? May mga bagay na ganun eh. May experience natin there. At minsan, hindi tayo makapagsabi ng totoo sa ating kapwa, lalo-lalo na sa ating membro ng ating pamilya dahil iniisip natin na baka ma-offend. But alalahanin natin that ang sabi ng ating Panginoon at karamihan maririnig natin that truth hurts, no? Oh, masakit ang katotohanan. But kung susundin lang natin ang tamang daan, ang ating Panginoon, the truth will set you free. Mga kapatid. And then, ang buhay, life. Ano bang mayroong buhay tayo ngayon? What kind of life we have? Sa pagkakataong ito, our life is in good hands or our life is still struggling for something. So ang buhay ay napaka-importante ito, mga kapatid. But din kung ang ating pamumuhay ay hindi naman naaayon sa katotohanan at sa tamang daan, ay wala, no? Yun ang sinasabi kong nasa rugged roads tayo or sa makitid na daan. Of course,
sometimes maka-experience natin o maka-experience tayo that ang buhay dito sa mundo ay parang magulo, mahirap, but ang ating Panginoon ay binibigyan tayo ng lakas para harapin itong mga difficulties, no, sa ating buhay. At part din sa ating ebanghelyo ngayon, yung sinasabi ng ating Panginoon that He is in the Father is in Him. So, dito ang Panginoon natin nagsasabi kung nakikilala nila ang Ama, yung kanyang apostol, lalo na si Felipe, no? Eh tayo din, nakikilala ba natin ang Ama? Hindi na nga natin nakita physically ang ating Panginoong Hesus, but then are we believe na ang Panginoon natin ay sumasa Ama, no? At ang Ama ay sumasa Kanya. So, mayroon mga kapatid tayo na hindi naniniwala dito. But then, we will pray for them. At napakaklaro lang na sinasabi ng ating Panginoon na kung maniniwala kayo na ako'y sumasa Ama at ang Ama ay sumasa akin, anumang hilingin ninyo ay aking ibibigay. No? So believing in the Father and in the Son is an assurance ng ating Panginoon na kung ano man ang dinudulog natin sa Kanya, ay Kanyang ibibigay. So mga kapatid, pagtibayin natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon na anumang bagay, no, na kailangan ng ating buhay sa ating journey in this world ay kailangan nating maniniwala na ang Ama ay sumasa ating Panginoong Hesus at Siya naman ay sumasa Ama. We have to believe, mga kapatid, because believing sa salita ng ating Panginoon ay nakapagbigay ginhawa, no, sa ating pag-iisip, no. Minsan dinadala tayo, no, ng pagkakataon sa mga bagay na makukonsidered natin na bibang pahirap, but then that's part of life. Ang gagawin lang natin ay maniniwala tayo ng ating Panginoon na Siya ay ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Yun lang, it's a guarantee ng ating Panginoon. At whatever you ask in my name ay ibibigay ng Ama, mga kapatid. So yun lang po, mga kapatid, at marami pong salamat sa lahat ng mga masugid natin mga taga-subaybay, sa lahat ng mga sumusuporta at matangkilik sa ating munting channel na ito. Marami pong salamat sa inyo. Naway ang Panginoon, ang banal na Espiritu ay gagabayan po tayo sa ating paglalakbay dito sa mundo. Ilayo po tayo sa anumang kapahamakan, lalo-lalo na ang membro ng ating pamilya, to our loved ones, at makatagpo tayo ng tamang daan, ng katotohanan, at para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So marami pong salamat
at huwag lang po natin kalimutan na kumapit lang po sa patalim ang salita ng ating Panginoong Hesus Kristo. God bless po everyone. Have a blessed Friday. Manalangin po tayo. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Prayer for the indwelling of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, powerful consoler, sacred bond of the Father and the Son, hope of the afflicted, descend into my heart and establish in it your loving dominion. Enkindle in my tepid soul the fire of your love, so that I may be wholly subject to you. We believe that when you dwell in us, you also prepare a dwelling for the Father and the Son. Deign therefore to come to me, consoler of the abandoned souls and protector of the needy. Help the afflicted, strengthen the weak, and support the wavering. Come and purify me. Let no evil desire take possession of me. You love the humble and resist the proud. Come to me, glory of the living, and hope of the dying. Lead me by your grace, that I may always be pleasing to you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Yeah.